tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Kawawa naman si Robert. Hindi na pala pangkaraniwang ubo ang pag-ubo-ubo niya. Idagdag pa ang pagiging anemic nito. Kaya siya nawalan ng malay. Dahil sobrang baba ng kanyang dugo. Wala pa man din si Eva. Nasaan kayo si Eva? Kanina ko pa siya tinext. At sinabing naririto kami sa ospital pero walang reply. Gising na yata si Robert. Eva. Si Ami to. Dinala ka dito ng mga kapwa mo empleyado dahil nahimatay ka raw. Matulog ka ulit para madaling bumalik ang lakas mo. Masyado raw mababa ang dugo mo. Naku, ang tas-tas ng laknat niya. Si Eva. Nasaan si Eva? Kailangan ko siya. Papuntahin mo dito si Eva. Teka, iiwan kita saglit at tatawag ako ng doktor. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Nag-enjoy ka ba sa pananatili mo ng research ko? Ha, sweetheart? Oo naman. Basta kasama kita, enjoy ako palagi. Mabuti naman kung gano'n. Masisiyahan ako at lalo kang mag-i-enjoy sa paraan ng pagpapakita ko ng pag-ibig ko sa'yo, sweetheart. Ay siya nga pala, saan tayo pupunta ngayon? Saan pa? Di sa isa kong restaurant at sasabihin ko sa kanila ang plano natin. Ang ibig mong sabihin? Pumapayag ka na sa gusto ko na pagsamahin ang mga negosyo nating dalawa? Oo. Napag-isip-isip ko kasi na ganito rin lang na partner tayo sa kama. O bakit hindi natin gawin na magiging partner dun sa negosyo? Businessman ka plus businesswoman ako, sigurado ang tagumpay. Hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Naniniwala ko na maiimpluwensyahan ka ng kung sinong lagi mong kasakasama. Tama ka niyan, sweetheart. Matalino ka. At alam ko na mas tatalino ka pa. Kung ang tulad ko na matalinong negosyante, ang laging kasakasama mo. Si Robert nang nag-iisa sa kanyang hospital room. Kailangan iwan dahil importante daw na makainom na siya kaagad ng kanyang gamot. Kawawa naman siya. May nobang nga siyang naturingan pero wala naman siya sa ganitong pagkakataon. Oh, Ami! Si Eva pala nasaan? Bumibili ba siya ng gamot? Eh, wala pa nga ho siya eh. Kagabi ko pa siya tinatawagan, pero patay yata ang cellphone. Kaya tinext ko na lamang siya. Ewan ko lang kung nabasa na niya. Mabuti nga po at dumating kayo. Kung hindi, maiiwan ko siyang mag-isa dahil bibili na ako ng gamot niya. Kumusta na raw ba ang lagay niya? At bakit daw ba siya nahimatay? Dati na raw mababa ang dugo, pero lalong bumaba. Dahil ayon kay Robert, ay ilang gabi na raw siyang hindi nakakatulog dahil sa pag-ubo-ubo niya. Sige po. Mamaya na lang po tayo magkwentuhan at kailangang mabili ko na itong reseta nilang mga gamot. Sige. Lumabas ka na at nang makabili ka na ng mga gamot. Thank you.
Pagkumusta? Nakausap mo na ba ang mga empleyado mo? Kailan aalis ang ilang na-layoff mo? Oo, nakausap ko na sila. Pero may mga ilan ang hindi na gusto ng ginagawa ko. Mawawalan kasi sila ng trabaho. Eh, hindi mo na yung problema. Ikaw ang may-ari ng negosyo, kaya nasa iyo lahat ang karapatan. Kung ano ang gusto mong gawin sa negosyo mo, di ba? Oo nga, kaso nabigla sila dahil ura-urada ko silang tinanggal. Okay lang sana kung isa o dalawa, eh kaso pito sila. Okay lang daw sana kung nalulugi, eh kaso hindi naman daw. Palagay ko, nasanay lamang sila sa gaan ng kanilang trabaho. Kaya hanggat maaari ay ayaw nilang umalis. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod ay ako na mismo ang makikipag-usap sa kanila. Inumin mo lahat ito. Ala, lahat ito iinumin ko? Oo, pagsabay-sabayin mo. Ano? Nagbibiro ka ba? Kaya ko bang inumin yan sabay-sabay? Eh, yun kasi ang sabi ng doktor eh. Okay, kung hindi mo kayang pagsabay-sabayin, kahit isa-isa, pero kailangang hindi lalampas ng 10 segundo ang pagitan ng pag-inom. Dahil kung hindi, mawawalan ng bisa ang pag-inom mo. Ano? Teka, ano raw bang sakit ko? Bakit daw ako nahimatay? Dati ka na raw kasi na mababa ang dugo at lalo pang bumaba ang dugo mo sa ilang gabi na hindi ka nakatulog. Gustuin ko man sanang makatulog pero hindi ako pinatulog ng pag-uubo ko eh. Di ba, kung kulang sa tulog lang dahilan kaya ako nahimatay, madali ko nang gagawin ang paraan yan. Maaga na lamang ako matutulog at dadaanin ko na lamang sa pagkain para bumalik ulit ang dati kong lakas. Ah, siya nga pala. Si Emma, nasan siya? Wala pa siya. Ano? Anong mula pa siya? Lumabas para bumili lang ng gamot. Wala pa siya. Ang totoo niyan eh, hindi ka pa niya dinadalaw dito. Mula nang mapasok ka dito sa ospital. Believe ka na ba sa akin? Believe ka na ba sa galing ko sa pakikipag-usap sa mga tao? Alam mo, konting pera lang kailangan mo. Hindi na iimik ng mga yan. Eh, nag-aala lang kasi ako. Baka balikan tayo ng mga sinisanti nating mga empleyado at empleyada. Hindi na. Bakit ka naman babalikan eh? Binigyan na nga natin sila ng separation fee nila eh. Oo nga. Pero wala sa tinagda ng batas ang halaga na ibinigay natin sa kanila. Huwag ka na mag-alala. Ako ang bahala. Ano bang problema, Ami? At pinapunta mo ako dito. Bakit hindi ang anak ko ang tinawag mo? Wala nga po siya, tita eh. Hindi ko nga po siya makontak. Nung isang araw ko pa siya tinatawagan, pero laging out of coverage area. Ang naririnig kong sagot eh. Hindi ko na po alam ang sasabihin ko. Ano ba namang babae yon? Nagtayo-tayo ng negosyo tapos hindi naman mahagilap. Ano ba ang inireklamo ng mga tao? Ah, bigla daw kasi silang inalis sa trabaho nang walang malinaw na dahilan. At hindi lamang pala sa restaurant na ito.
kundi halos lahat ng restaurant ay ganun ang ginawa ni Eva. At ang dinig ko pa, bago na raw ang management. Ano? Mabuti at naririto ka na. Saan ka ba galing? Saan ka tumuloy ng ilang araw at gabi at hindi ka umuwi sa inyo? Inay, pwede ba? Inaantok na ako. Mamaya nyo na ako sermonan. At bakit ka dumiretso dito? Bakit hindi sa bahay nyo? Teka muna, huwag mo akong talikuran. Kinakausap pa kita. Mamaya na tayo mag-usap, Inay. Pagod ako. Ay naku, pabihirang babae ito. Ngayon lang dumating pero ayaw pang makipag-usap. Makikita mo paggising mo. Nariyan ho ba si iba sa inyo, Inay? Ah, hindi naman ho. Bakit po ba? Eh, ang naalala ko lang po kasi, tinanong ko lang po siya kung saan siya nagpunta ng ilang araw, pero parang galit siyang sumagot sa akin eh. Hindi lamang naman po sa linggong ito siya madalas gabi ng pag-uwi. Maraming beses na po siyang umuwi ng ating gabi. Ay kuminsan ho, inaabot siya ng 2 araw hanggang 3 araw na hindi umuwi sa bahay. Kaya ko siya tinatanong. Opo, sige po. Susunggin ko na po siya dyan sa inyo, Inay. Pagkakain mo ihanda mo na ang sarili mo. At susundin ka dito ni Robert. Paano niya alam na nandito ako, Inay? Hindi ko naman sinabing nandito ako . At lalong hindi ako nagpapasundo sa kanya. Ako ang tumawag sa kanya at sinabing sunduin kanya dito. Kayo naman, Inay. Bakit niyo ako pinapangunahan sa dapat kong gawin? At bakit hindi? Hoy, babae. Baka nakakalimutan mo na hindi ako konsentidorang ina. Ang laki na nga ng kasalanan mo dun sa tao . Ngayon, gusto mo pa yatang pagtaguan? Porki ba may sarili ka ng pera? Babaliwalain mo na siya? Hindi ka naman pinababayaan ni Robert . Inay, buhay ko ito. Huwag niyo akong pakialaman. Ina mo ako. At hindi porki nasa edad ka na . Mawawala ng pagkain ako sa'yo. Hindi ko naman inaalis ang pagkananay niyo sa akin. Kaya lang, pagdating naman sana sa personal kong buhay, huwag niyo akong pakialaman. Ganon. Kahit mali ang ginagawa mo, hindi pa rin kita pakikialaman. Ganon ba ang ibig mong sabihin? Anong mali? Yan ang hirap sa inyo . Sumusobra na ang pakikialam niyo sa akin. Hoy, babae! Hindi lamang kay Robert ka magpapaliwanag, kundi maging sa mga empleyado at empleyada mo na tinanggal mo nang walang sapat na dahilan. Teka, Inay. Kanino niyo nalaman ang tungkol sa pagtanggal ko sa mga empleyado at empleyado ko, ha? Hindi na kailangang malaman mo pa kung sino. Sa ngayon, asikasuhin mo muna ang tungkol sa inyo ni Robert.
Oh, ano na? Bakit tahimik ka dyan? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Bakit ka ba ganyan, ha? Hindi na kita nakakausap ng matino. Wala ka na bang alam gawin, ha? Kundi ang tanungin ako. Natoturete na ang utak ko sa kakatanong mo. Paano naman kasi? Kung saan-saan ka pumupunta nang hindi sinasabi sa akin. May mga ginagawa ka nga. Hindi ko alam. Basta kung alamang malalaman na iba pang ginagawa mo. Ano ba ako sa buhay mo, ha? Ang hirap kasi sa'yo! Bobo ka! Emma... Lahat na lang ba kailangan ipaalam sa'yo? Hindi ba't may negosyo ako? Kailangan ko ba bang ipaliwanag sa'yo kung ano ang gagawin ko at ginagawa ko sa negosyo ko? Eh kahit naman ipaalam ko sa'yo, wala rin silbi eh! Dahil hindi mo rin naiintindihan! Partners tayo. Nobya kita. Hindi ba dapat nang naipala mo sa akin kung ano yung mga ginagawa mo? Magnobya lang tayo. Hindi pa tayo mag-asawa. Kaya may karapatan pa rin akong sarilinin kung anong gusto kong ilihim. At isa pa, kahit pa nga mag-asawa, nire-respeto pa rin nila ang isa't isa, ang privacy nila sa isa't isa. Eh tayo pa kaya na hindi pa kasal? Hindi ko naman pinangmihimasukan ang personal rights mo eh. At sa akin lang naman, maalaman ko lang pinaggagawa mo sa labas ng bahay. Bigla ka namang nawawala. Nang hindi ko malang alam kung saan ka pumupunta. Kahit pa sabihin ko sa'yo, hindi mo pa rin maiintindihan. Dahil wala kang alam. Tanga ka, bobo ka, bobo, bobo! Sumasubra ka na! Nang iinsulto ko na! Inaapakan mo ng pagkatao ko! Masakit dahil totoo! Ha! Makaalis na nga! Sandali lang, Eva! Mag-usap pa tayo! Sandali lang! Bumalik ka dito! Eva! Ano? Mag-abroad ka? Bakit? Inay, ano bang klaseng tanong yan? Wala ba akong karapatang mag-abroad? Hindi ko ba pwedeng regaluhan naman ang sarili ko? Abay, sub-sub na ako sa trabaho, inay! Bakit? Sino bang may gusto na magbakos ka ng maraming negosyo? Hindi ba ikaw na rin? Tapos ngayon magre-reklamo ka na sub-sub ka sa trabaho? Isa pa, bakit naman kasi ngayon ka aalis samantalang may problema ka dito? Ako? May problema? Aba inay, believe din ako sa inyo. Mabuti pa kayo alam niyong may problema ako samantalang ako na may katawan hindi ko alam na may problema ako. Hindi ba problema ang pagre-reklamo ng mga staff mo na tinanggal mo ng walang matibay na dahilan? Tungkol sa mga staff na yun inay, ang abogado ko ang bahalang humarap sa kanila. Eh yung kay Robert, hindi ka ba nababahala? Aalis ka samantalang mayroon siyang sakit? Anong sakit niya? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Sa kagagala mo, hindi mo na nalalaman ang nangyayari kay Robert. Ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpakin mga damit mo? Anong ibig sabihin ng malitang ito? Nagtatanong ka pa. Hindi ka aalis. At sino ka? Para hindi ako payagang gawin ang gusto ko? Magnobyo tayo. Kailangan kita. Kailangan mo ako? Para ano? Para mag-alaga sa'yo? Ha? Para mahawa sa'yo? Ganun ba? Ha? Robert! Eva! Nag-iisa ka lang.
makita. Nadama ko ang lungkot kapag wala. Tuluyan na nga bang iiwan ni Eva si Robert? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa Dulang Luha. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan kaisarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.